about international marketing strategy. I think this is the most applicable of all the topics that we have discussed in the past. But of course, that's not to say that the earlier topics are insignificant. But I think as marketing majors, this will be much more applicable to you because we will be talking about international marketing strategy. So lahat naman kayo marketing majors, no? Meron bang naligaw na hindi marketing ang major? Wala. Lahat marketing major. Pati kayo sumasagot, di nyo ba ako naririnig? Sagot naman kayo, guys. Teka lang, hindi ko tuloy alam kung ano yung meron dun sa screen. Okay. So, this afternoon, our aim is to examine, of course, the process used by MNEs when conducting international market assessment of goods and services. Siyempre, kung papasok tayo sa international market, kailangan titignan muna natin, mag-assess muna tayo kung worth it ba na pasukan yung international business na yon, or ano yung products and services na i-offer natin after natin ma-assess. And then, of course, we'll study the criteria that affects MNE's decision to alter a good or service in order to adapt it to a local market base. So I'm sure na pag-aralan nyo to sa iba yung marketing subject na when a company is entering an international market, there's a need for them to decide on whether to adjust or to maintain kung ano yung features ng products nila to address the unique requirements of the local market that they are entering. Then also, we'll try to describe some of the ways in which MNEs use advertising and personal selling techniques to promote their products in worldwide markets. I'm assuming you already know the definition of advertising since you may have had other marketing subjects earlier or maybe this semester. And then we'll also touch on personal selling techniques. So aside from advertising, there's also a personal selling technique wherein a salesperson talks directly to the customers rather than flashing advertisements in different media channels. And then lastly, we'll review some of the major factors that influence international pricing and distribution strategy. So before we begin, can I ask anyone to give me what are the four P's of marketing? What are the four P's of marketing? Anyone? Si Jeffrey Roman. Nandiyan ba siya? I can see his name. Jeffrey, nandiyan ka? Ayun, Jeffrey. Yes, narinig ka na na. What are the four P's of marketing? Iyon po ba yung ano? Yung promotion, price, dalawa pa lang yan. Ano pa yung dalawa? Promotion, price. Promotion, price. Place? Oh. Place. And may isa pa. Yun yung pinaka-importante. Yung nakalimutan mo yung pinaka-importante. Promotion, price, place. Ano yung pinaka-importante sa mga P? Ano binibenta mo, Jeffrey? Ay, yung product po yun. Yan. Thank you, Jeffrey. So the four pieces of marketing are product, price, place, and promotion. So lahat ng apat na yan, kaya the reason why I ask, kasi marketing majors kayo, so dapat master nyo yung four pieces of marketing na yan. Those four P's, we will be discussing them this afternoon, pero in the international business setting. Siyempre, kailangan natin i-customize yung product para makasabay dun sa international standards or local taste. We'll have to price it accordingly din. Kasi I'm sure nasabi na sa inyo ng mga earlier marketing teachers na yung price ng isang products, mayroong perception, may customer perception na side shop, di ba? Minsan kapag bumili ka, ito nga, binabasa pala akong meme sa Facebook na sabi, pag nagbenta ka ng original, sasabihin ang mahal. Pag nagbenta ka naman ng mura, sasabihin, dito to, oh, peke yan. So yun, yung sinasabi ko na yung price, there's a consumer perception na kasama kasi nga nilalagay ng mga consumer ng ibig sabihin or ng interpretation kung ano yung mga price na binibigay natin sa mga products.
place or distribution, pag-uusapan din natin. And then, of course, yung promotion na kanina lang sinabi natin via advertising or personal selling techniques. So first, let's define what international marketing is. So international marketing is the process of identifying what goods and services the customers outside of your home country want and then provide them at the right place and location. So the only difference of international marketing with the usual marketing is you are marketing your business, your product, your service to another country. So therefore, dahil merong ibang country na involved, maraming factors ang kailangan i-consider, hindi lang yung needs and distribution channels ng iyong local or home country, but also the needs of the other country. In the international marketplace, this process is similar to that carried out at home, but with some important modifications, which the objective in which is to adapt the marketing efforts to the needs of the specific country or geographic locale. So same lang siya sa marketing at home, pero merong konting modifications to adapt kung ano yung unique requirement ng pupuntahan mong country. So if you're a Philippine-based company looking to enter the international business and go to another country in Europe or maybe North America or Africa, you'll have to adapt dun sa local taste nila. And first, kailangan mo muna malaman kung ano ba yung needs nila bago ka pumasok. Otherwise, sayang yung effort mo to go outside of your country. So sabi ko nga kanina, kailangan nating malaman kung ano yung need ng country na yon. So first, we do international market assessment. So this is where we evaluate anong products, anong goods or services yung pwede nating ibenta sa ibang bansa, sa global marketplace. Ano ba yung basic need nila? Ano yung potential nito? What are the financial and economic conditions of that country? Examine of also the political and legal forces involved in that nation, socio-cultural forces, very important. Napag-aralan natin ito ng magkakaiba ang culture ng iba't ibang bansa, and it's very obvious. And then competitive environment. Marami bang naglalaban-laban? Marami ka bang competitors na similar products or pwedeng alternate products doon sa pupuntahan mong country? And then of course, you decide kung ano ba yung product and service na ibibenta mo sa kanila. So first, we do the initial screening. So una muna titingnan natin, ano bang basic need nila na pwede nating i-address? So we aim to answer the question, who might be interested in buying our output? So kung halimbawa, marami ka nang, usually kasi mag-decide ka lang na pumunta sa international business kapag nakita mo na yung potential. Meaning, may mga taga-ibang bansa na bumibili sa'yo kahit na hindi ka pa lumalabas. So kung makikita nyo dun sa mga nauna nating topics, di ba pinag-usapan natin dun sa international organization strategy na magsisimula mo na as export department hanggang sa mag-expand na yung department, magkakaroon na sila ng ibang office doon sa ibang bansa. So initially kasi magkakaroon na sila ng idea kung ano yung product or services na pwede nilang ibenta doon sa labas. Hindi ka naman basta lalabas ng bansa mo kung wala kang market, di ba? Hindi ka maglalakas ng loob kasi magastos for you. So one way to carry out the initial screening is by examining current import policies of that country and identify the goods and services being purchased from abroad. So say for example, you're a Philippine company and you're looking at entering the market of Kenya in Africa, for example. So una, sa initial screening, tinan mo muna, ano ba yung product na pwede natin ibenta sa Kenya? So second is, kamusta ba yung import policies sa Kenya? Alam niyo naman kung saan yung Kenya, no? Sa Kenya pa rin babalik, joke lang. Ayun, ang seryoso nyo kasi, pero alam niyo yung Kenya. It's a country in Africa. So yun lang yung top of mind na naisip ko ngayon na target natin na country, for example. So, initially, alamin mo kung ano yung product na ibibenta mo sa kanila, and then check kung ano yung import policies ng Kenya, and then identify what are the goods and services being purchased by Kenya from abroad. Tinan mo kung ano yung mga ni-import nila na products. After that, i-check na natin yung financial and economic conditions ng country na napili natin. In our example, Kenya, of course, tinan natin yung market indicators. Kamusta ba yung ano nila? Kamusta ba yung market strength nila sa iba't ibang geographic areas nila? Marami bang demand? Meron bang purchasing power?
willing ba silang bilhin yung ating products? Second, market size. Tingnan mo, malaki ba? Marami ba tayong makukuhang benta doon sa Kenya? Kasi kung wala doon, baka dapat lumipat tayo ng ibang bansa. Pwedeng sa Africa pa rin, or pwedeng nearby Asian country. Pwedeng halimbawa sa Thailand o sa Vietnam. Pwedeng ganun. And then, market intensity. Of course, sa second screen, titignan na natin kung gaano ba ka-rich yung market or yung purchasing power nga nitong country na to. Kasi kung maliit lang yung purchasing power nila, then you'll have to decide kung yung presyo ko ba, bababaan ko dahil maliit lang yung purchasing power nila. Or, bibilhin pa kaya nila ako kung maliit yung purchasing power nila? Kasi baka they'd rather purchase somewhere else or save the money kaysa mag-purchase ng product ko. So those questions we may want to ask ourselves when we do second screening, specifically for market intensity and then for market growth. Meron ba tayong aasahang growth? Baka naman year one lang, maganda, tapos yung mga susunod na taon, wala na tayong benta. And we don't see our business in that way kasi palaging ongoing yung ating principle, di ba? Hindi pa pwedeng 1 year lang, 2 years lang, 5 years lang, palaging long term. So meron ba tayong i-expect na growth dito sa ating bagong international market? So after that, we'll do our trend analysis. Tingnan mo na kung ano yung future demand. Magka-crunch ka ng ibang numbers. Tingnan mo kung ano mangyayari in the next 3-5 years. Tapos kung ano yung nangyari 3-5 years ago. And then of course, we'll try to estimate by analogy. So this method is a forecasting market demand method para lang makita mo kung gaano kadami yung i-expect mo na bibili dun sa product mo. In our example on the screen, estimation by analogy nung tinignan nila kung ilang refrigerators ba yung nabenta sa United States as a percentage of new housing starts. Tapos ginamit nila yung statistic na to para malaman kung ilan yung pwedeng maging market for refrigerators. Kasi diba normally, kapag mayroong nagpapatayo ng bahay or kapag mayroong kakatapos lang naggawa ng condominium, naturally, gusto nilang magkaroon ng sarili nilang refrigerator. So yun yung naging kanilang analogy na parang, okay, so ilan nagpapagawa ng bahay ngayon? Ilan yung merong bagong kondo? Ilan yung bagong kasal? So parang malaman mo kung ilan yung potential market mo for your product. Kasi refrigerator yung example natin. And then we can also do regression analysis. So it's a mathematical approach para makita lang kung ano yung impact, ano yung effect ng one factor with regards to another factor or variable. But then of course, there's cluster analysis. This is a marketing approach to forecasting customer demand that involves grouping data based on market area, customer, or similar variables. So as you can see, sa ating second screening, mixture of qualitative and quantitative analysis yung ginagawa natin. So meron tayong mathematical models na ginagamit to check for correlation, positive ba siya or negative. And then there's also the qualitative. Natitingnan mo kung ano ba yung purchasing power ng country na yon, and then try to match kung ano yung magiging positioning ng iyong product doon sa market na yon. And then of course, if all goes well, pwede siyang pumunta sa ating next screening. Pero kung after that second screening, nakita mo na, ay, parang hindi siya masyadong profitable, baka it's about time that you consider other markets or consider offering other products and services kung talagang gusto mong pumunta dun sa international market na yan. The next screening, of course, is the political and legal forces. Alam na natin to dun sa ating topic on international politics na kahit na sobrang ganda ng product mo, kahit na sobrang in demand ng product mo, kung hindi ka in sync sa political and legal forces, magkakaroon ka ng problema. So ang mangyayari niyan, parang baka magiging under the table lang yung product mo. Kung gusto nila yung product mo pero hindi ka makapasok dahil masyadong maraming restrictions or limitations, at ayaw mo rin naman magkaroon ng problema sa politics at saka sa legality kapag nandun ka na sa ibang bansa, kasi magastos yan at saka nakakasira ng reputation yan. So dapat sa start pa lang, aalagaan mo na yan, titingnan mo na agad kung ano yung mga pwede mong gawing solution kung sakaling mangyari nga yung problems na yan. Pero titingnan mo, halimbawa din, may mga country kasi na merong restrictions or limitations sa pag-remit ng revenue mo papunta sa bansa mo eh. May mga ganong country ha, na halimbawa, isang US company pumunta sa isang bansa.
may mga bansa na yung income ng US company hindi pwedeng ilabas sa bansa nila. Or merong limit lang kung ano lang yung pwedeng ilabas. So those factors kailangan alam mo para mapagplanuhan mo din. Kasi kaysa magugulat ka na lang pag nandun ka na, ay bawal palang ilabas yung income ko dito. So paano? Kaya nga ako nag-business para magkaroon ng income. So those things kailangan mo i-consider din. After that, socio-cultural forces. Of course, kailangan alam mo to. Dahil mahihirapan ka kung hindi ka mag-a-adapt doon sa kanilang needs, sa kanilang mga requirements, specific requirements na involving socio-cultural forces such as language, work habits, customs, religion, and values. Emily in Paris, meron na ulit na bagong season, hindi ko pa napapanood, pero that's the perfect example ng international company na pumupunta sa, US company na pumunta sa isang another country, yung France, na may mga adjustments talaga sa work habits, sa language. So if you have time and you're interested, maganda siyang season, ay mas maganda siyang series. Medyo nung last season parang mas more on love na siya, pero yung unang season talaga ano siya, parang pang international business talaga kasi nag-a-adjust yung mga characters sa magkakaibang work habits at saka culture. Okay. Next screening would be the screening of the competitive environment. So halimbawa, nakapili ka na ng maraming country, nakapili ka halimbawa ng 3 or 4 country na papasukin mo, the next screening would be, ano ba yung competition dyan sa bawat country na yan? Willing ba ako na makipaglaban? O ayaw ko na lumaban kasi masyadong maraming competitor, baka hindi rin ako kumita. Or pwede rin naman na pag nakita mo na maraming competitor, mas na-excite ka dahil tingin mo, kaya mo silang talunin lahat. So those are the questions that you might want to ask when doing the fifth screening, which is the competitive environment. And then of course, mag-decide ka na sa final selection. Gagamitin mo lahat ng information na nakuha mo to decide, but kailangan pumunta ka rin dun sa country na yon. Kailangan mong ma-experience yung airport nila, yung transportation nila, makikipag-usap ka sa mga DTI secretary ng country nila, makikipag-usap ka sa mga mayor, sa mga other influencers doon sa area, hindi influencer na social media influencer, as in yung mga powerful doon sa country nila, para malaman mo kung ano ba yung feel. Tapos, based on the outcome of all the screenings that we did earlier, plus additional data na nakuha natin, pwede ka na ngayong mamili kung anong goods and service yung i-offer mo doon sa country na yun. So see, sobrang haba ng proseso bago ka makapunta doon sa international market na yun. Pero, gagawin mo lang yan if you feel that the benefits outweigh the cost and the stress and the effort that you will be exerting. Kasi otherwise, hindi mo naman siya gagawin. So, kaya nga dapat dadaanan mo lahat ng screening para hindi sayang yung effort mo. Sa start pa lang, nakapag-isip-isip ka na bago ka pumunta doon. Okay. We proceed dun sa first P sa ating marketing. What are the product strategies that we will be using? Again, remember, we are not designing a new product, ha? Meron na tayong product na ibinibenta natin sa ating home country. Ilalabas lang natin papunta sa international market. So what are the product strategies? Sabi ko nga kanina, we have to adapt to the local market. So there are different styles that we can do. Pwedeng magkaroon tayo ng little modification kung kailangan. Pwedeng moderate amount of modification or extensive yung modification na kailangan. Makikita nyo sa screen yung iba't ibang products na nagre-require ng modification at saka yung mga products na hindi na kailangan ng modification. So syempre, yung mga hindi na kailangan ng modification, yung mga heavy equipment, yung mga cellphone, laptop, pero yung may mga konting modification, clothing, television set, beer, extensive modification, syempre yung mga pagkain, restaurant meals, yung mga cosmetics, ganyan, kasi titingnan mo kung ano ba yung requirement nila. Kasi like, for example, sa cosmetics, sa Philippines, ano tayo, mahilig tayo sa pampaputi. Sa ibang bansa, gusto nila yung color natin, mahilig naman sila sa pampatan. Tayo mahilig sa pampaputi. So if you're offering this kind of products, you might want to consider doing extensive modification. Kasi kung ibibenta mo yung binibenta sa ibang bansa, dito sa atin, baka hindi siya mag-click. But remember, tagal na nun eh. Siguro mga 10 years ago,
nagkaroon ng advertisement yung Dove, as in yung Dove na sabon, shampoo, tsaka facial wash, na ang sinasabi nila is ang pagiging maganda daw ay nasa loob. Parang ganun yung message nila. It's a beauty from within. Hindi siya nag-fly sa Philippines. Hindi siya bumenta. Kasi hindi naniwala ang mga Pilipino na ang ganda ay nasa panloob. Lahat tayo ay naniniwala na ang maganda ay maputi at saka makinis. Naka-imbibe siya dun sa culture natin eh. So hindi siya agad mababago. Pero I'm not saying that's correct ha. Kasi hindi porque hindi ka maputi, hindi ka na maganda. Hindi naman porque maputi ka, maganda ka na. So yun. So it's just so happened that is the way we perceive beauty dito sa Philippines. So the message there is, of course, when you're entering an international market, you have to consider those. Kasi yung Dove message na yon, nag-work siya sa ibang bansa eh. Sinabi lang na okay lang na iba yung itsura mo, basta maganda ka from within, maganda ka na rin. Sa ibang bansa nag-work yon. Dito sa atin hindi talaga siya nag-work. Naalala ko yun eh, mga 10 years ago nga, adami nilang advertisement sa EDSA, tapos sa TV, marami mga lumalabas na commercials. Nag-feature sila ng mga morena na babae. Tapos yun, hindi talaga siya nag-fly. Kasi mahilig talaga tayo kasi sa magpaputi. So those things that you might want to check kapag pumapasok ka na international market. So of course, kung merong little or no modification at all, mas madali. Pero applicable lang to kung pare-parehas talaga yung features and benefits na hinahanap ng lahat ng customers. Of course, kung heavy equipment ka, ano pa bang babaguhin mo dyan? Kahit sa Germany, sa Japan, sa Philippines, sa Thailand, mo ibenta yan, pare-parehas yung use nyan. Yung mga computer, yung mga iPhone, yung mga Apple Watch, lahat ng yan, pare-parehas lang ng features na hindi mo na kailangan baguhin. And in fact, kapag merong strong international brand image yung company, dapat talaga hindi mo babaguhin. Kasi magmumukha siyang peke na, di ba? Kasi halimbawa yung mga Prada, yung mga bags ng social, yung mga Versace, yung mga Givenchy, ganyan. Yung mga Apple Watch, yung mga ganyan, iPhone, hindi mo dapat babaguhin yan. Walang modification kasi very strong yung kanilang brand image. Now, if you decide to do some moderate to high modification, ito yung mga pwede mong consideration. Of course, yung economics. Kung tingin mo, weak yung customer purchasing power ng country na yun, you may want to adjust your packaging. Like sa Philippines, mahilig tayo sa tingi, di ba? Sa Philippines lang nakakabili, I think, or Philippines is among the very few countries na pwede kang bumili ng coffee na ano lang, na isahang timpla lang. Sa ibang bansa, hindi nakakabili ng ganun. Ako, meron akong personal experience. Diba pag tayo, bumili tayo sa tindahan, sa Mercury or sa botika, pwede kang bumili ng Biogesic na 3 pieces lang. Diba? Sa ibang bansa, hindi. Isang box yung bibilhin mo. As in, isang box yung bibilhin mo. Hindi pa pwedeng tatlo lang. Kasi na-experience ko yun, nagpunta ako ng Japan, tapos nung kasama ko, nagkaroon siya ng headache, so kailangan kong bumili ng gamot. So hindi kami nagkakaintindihan, pinakita ko na lang yung hinahanap kong gamot sa cellphone. Tapos, binigyan niya ako, sabi ko, pabili lang ako ng mga 3 pieces. Binigyan niya ako 3 box. Akala niya 3 box yung binibili ko. So yun, I found out na walang tingik-tingik doon sa Japan kasi mataas yung purchasing power nila. Pero in other countries, like in the Philippines for example, the companies that entered our market, na take into consideration nila na baka pwedeng kailangan palitan yung packaging. Of course, culture also. Culture influences purchasing decisions on the basis of style or aesthetics. So, kailangan imamatch mo yung design ng product mo doon sa unique culture ng pupuntahan mo. And then, local laws. So, in some countries, they would require product modification in order to meet environmental and safety requirements. So, I'm not sure, but maybe there are some countries na ayaw nila ng plastic packaging. So, kung papasok ka sa country nila, kailangan ang gagamitin mo ay reusable materials kaysa dun sa mga plastic packaging. Pero sa Philippines, ang alam ko, we're just starting. Hindi pa tayo nandun sa ganoong state. Pero you might want to consider this. And then, product life cycle also. Napag-usapan natin itong product life cycle earlier, diba? New growth, maturity, decline. Kalala niyo yun? Hindi na? Kalimutan niyo na? New, growth, maturity, decline. So, when we're talking about product life cycle,
we may want to shorten the PLC by offering new goods and services before the demand for the old ones has dropped significantly. So magmo-modify ka ng product mo kasi gusto mo na from new pumunta sa growth, nasa maturity na yung product mo, bago pa mag-decline, gagawa ka na ulit ng panibagong product. Or magmo-modify ka na ulit ng panibagong product para magsisimula siya ulit dun sa new growth, maturity, and decline. Okay. Now, promotion, the second P in marketing. Nag-upos tayo sa product, now sa promotion. Siyempre, dito naman, pag-iisipan mo kung anong type of message yung ilalabas mo sa iyong mga consumers, sa iyong mga customers. May options ka kasi to offer an identical product and an identical message. So, ibig sabihin ito, no need to adapt to local markets. Kagaya ng example natin kanina, yung mga Apple Watch, yung mga iPhone, lahat ng advertisements nila pare-parehas yung message. Siguro pinapalitan lang yung country kapag pumunta sila dun sa country na hindi nag-English. Pero the messaging is exactly the same. Identical product, identical message. There's also another option, identical product but different message. Ito uso dun sa mga car companies. Kasi in some countries na bumibili ng cars, mas binavalue nila yung convenience that the car is giving them. But in some countries naman, mas kinoconsider nila yung fuel efficiency. So same product siya, pero different yung message na sinasabi nila dun sa market. Halimbawa, meron tayong Toyota car na pinag-uusapan. Kung pumunta siya sa Philippines, baka ang sabihin niyang message is fuel efficiency. But in other countries like, I'm not sure, Australia maybe, mas gusto nila na makita na mas binavalue nila yung convenience of having a Toyota car kaysa doon sa messaging ng fuel efficiency. Siguro hindi nila masyadong iniisip na kailangan matipid sa gasolina. Ang importante sa kanila, convenient. So that's the second bullet. You offer identical product but different message. In other products naman, you can do modified product but same message. So iibahin mo ng konti yung product pero same message. So ang applicable to for those product line, nagagawa ka ng different version pero same needs. So pwedeng halimbawa meron kang soap product, pwedeng iibahin mo lang yung scent or iibahin mo lang yung color pero pareha silang whitening product. So magkaiba lang ng messaging kasi syempre kailangan match yung product mo. I mean, same sila ng messaging, pampaputi sila pareho, pero pwede magkaiba yung scent. Kasi baka dun sa country na yun, mas favorable yung ganitong klase na scent versus the other one. Then the last is modified product and modified message. So ito applicable to doon sa Kellogg's na oatmeal or yung kinakain of cereals na kinakain sa US. Sa US kasi mas mahilig silang mag-cereals kapag umaga, lalo na yung mga bata. So in other countries, itong product na cereal nila, hindi sila nakikipaglaban sa ibang breakfast product. Ang ginagawa nila is they're sending a message to change the eating habits kapag breakfast rather than directly compete with the other breakfast food. Sa US kasi halos lahat nagkumakain ng cereals kapag breakfast. So ang kalaban nila doon, ibang cereal companies. I mean, companies offering a different types of cereal brands. Pagpunta nila ng ibang bansa na hindi masyadong kumakain ng cereal, like for example sa Philippines, hindi naman tayo mahilig sa cereal, di ba? Ang hiling natin tapsilog, hotdog, itlog, sinangag dito sa Philippines. So kung pupunta sila sa Philippines and they want to market cereals, ang message nila is to change the eating breakfast habits. Siguro sasabihin nila, mas mabilis kainin yung cereal, mas mabilis i-prepare yung cereal, mas healthy yung cereal, quote-unquote. So, I don't know, maybe basta iibahin nila yung kanilang message and iibahin din nila yung product to suit our local needs. Kasi parang sa Philippines, kapag hindi ka kumain ng kanin, feeling mo, hindi ka nabubusog, di ba? Kahit na ang dami mo nang nakaing spaghetti, lumpia, barbecue, lechon, pag walang kanin, parang hindi ka nabubusog, di ba? And the same way, kahit na ang dami mo nang nakain na lechon, barbecue, spaghetti, leche flan, pero hindi ka nag-rice, feeling mong payat mo, no? Feeling mo diet ka pa rin. So, nandun kasi sa culture natin yung ganon. So, those things kailangan i-consider ng mga international marketers when entering the Philippine market.
advertising. So ito, I'm sure you're already familiar with this. Advertising is a non-personal form of promotion to in which a firm attempts to persuade consumers to a particular point of view. So pag advertising non-personal, kasi parang ano siya, parang send to all, parang ganoon. So lalagyan nila sa different types of multimedia channels, tapos same message, ang objective nila of course is makapaglabas ng particular point of view. So the way in which the product is used differs from that in the home country. Kung ganoon, kailangan mong gumawa ng ibang advertising. The advertising message does not make sense if translated directly. So minsan kapag nag-direct translation ka, punta halimbawa sa Thailand, US company pumunta sa Thailand at nag-direct translation ka, or kahit sa Korea for example, hindi magiging maganda ang hindi magiging maganda ang interpretation, kasi dapat hindi direct. Makipag-usap ka sa isang local para ma-adjust mo. At saka may mga need kasi sa may mga unique culture nga yung mga bansa. Kagaya halimbawa natin sa Philippines, mas binavalue natin yung family, yung pagiging maputi, pagiging mas social. Yun yung mga naiisip ko, ha? Parang mas yun yung mas binavalue natin. So when promoting or advertising a particular message papunta sa ibang country like the Philippines, you might want to consider that. And then there's also the concept of comparative advertising, wherein we compare similar products for the purpose of persuading customers to buy a particular one. Familiar kayo dito, brand X, brand Y, tapos Tide, di ba? Yun yung ginagawa nilang comparative advertising kasi directly nilang kinakalaban yung kanilang competitor. Pero I'm not sure kung nakakita na kayo ng commercials sa ibang bansa. Alam niyo ba sa ibang bansa, hindi sila gumagamit ng brand X, brand Y. Sinasabi talaga nila yung product. Ganoon sila. Si pag nakita ko later yung advertising, nakita ko to noong nag-aaral pa ako. May commercial si Pepsi. So yung commercial ni Pepsi, may isang bata na hindi niya maabot yung vending machine kasi mataas. Bata siya. So gusto niya bumili ng Pepsi, pero yung Pepsi na sa taas. Nandun yung Pepsi, Sprite, Royal Coke, nandun sa vending machine. Hindi niya maabot. Ano yung ginawa niya? Nagpasok siya ng coin, pinindot niya yung Coke, lumabas yung Coke, pumindot siya ng isa pa, lumabas yung Coke, eh Pepsi ad yun, di ba? Sabi mo, Coke na lang yung bibili niya. Ano yung ginawa niya? Pinatong niya yung Coke doon sa sahig, tumuntong siya doon sa Coke para maabot niya na yung Pepsi. Ganun yung mga advertising sa ibang bansa. I'm sure shock na shock tayo kasi hindi ganun yung culture natin. Pero sa kanila, ganoon kung mag-advertise, as in directly. Sa atin kasi plastic kasi tayo eh. Aminin na natin, plastic tayo. Gusto natin brand X, brand Y. Kahit na alam naman natin kung sino yung sinasabi nila, ayaw pa rin natin ipakita kung sino talaga yon. Kasi ewan ko, ano bang issue natin? Plastic nga talaga tayo. Ano tayo eh? Ang hilig natin magsabi sa ibang bansa na maitim, pinagkatawa na natin kapag maitim. Pero pag tayo niloko, tayo mukhang katulong, hurt na hurt tayo. Diba? So wala eh. Wala. Ganun yung culture natin. So kung isa kang international marketer na pupunta sa Philippines, those things kailangan malaman nila. Na imagine kung halimbawa si Coke ginawa yun dito sa Philippines, mataturn off tayo. Hindi na tayo bimbili ng Coke. So syempre, hindi nila gagawin yun dito sa atin. So kung mapapansin mo, yung Coke, palaging family, barkada, palaging ganon. Kasi nga, nakita na nila na yun yung message na gusto natin makita. And then, ang kabaligtaran naman ng advertising is yung personal selling. Ito naman yung nakikipag-usap ka directly doon sa mga consumers mo. Naabutan niya pa ba yung Avon, Natasha? Familiar pa ba kayo nun sa mga ganon? Yun yung may mga brochure na ibibigay sa inyo, pipili ka. Yun yung personal selling. Kasi yung mga agent, yung mga salesperson, directly pumupunta sa mga consumers. Pero hindi lang yun ang personal selling, ha. Kami sa bangko, personal selling din kami. When we talk to corporate customers, even retail customers, personal selling din yun. Kasi kinoconvince namin sila on the features and benefits of the bank products and services. May advertising din, pero mas generic siya. So, kumbaga, ang objective palagi ng aming advertising is for you to come to the bank. Pag nagustuhan mo yung aming ino-offer, punta ka sa bank. Tapos, dun sa bank, dun kami gagawa ng personal selling. At iba yung ibang products, sabihin nila, buy this now. Or,
20% discount when you buy this. Ganon. Ganon sa mga advertising. Sa advertising naman ng banks, unique yung message namin. Pinapapunta ka namin sa amin. Ganon siya. And pricing. So this is the third na, no? Nag-product tayo, promotion, and then pricing. So sa pricing, of course, importante na tingnan natin kung ano yung mga influence na dapat i-consider. So there are some factors that you might want to consider. First, yung government control, market diversity, currency fluctuations, and price escalation forces. We'll see this one by one, government control. So siyempre nga, some countries, sabi ko sa inyo, kapag pumasok ka at isa kang important product, minsan nagsiset sila ng minimum or maximum price. So siyempre, kapag nagset sila ng minimum price, posibleng napakamahal ng ibibenta mo sa kanila. Diba? Kasi imported product ka. So, you might want to consider that, or maybe you might want to influence your promotion para ipakita mo na social yung product mo, high quality, kaya siya medyo mahal. So, you might want to consider that. And in some countries, syempre, bawal yung dumping. Alam niyo ba yung dumping? Hindi ko alam kung familiar kayo dun sa mga nagbebenta ng mga original pero hindi dumaan sa customs. Original ang mga product, hindi dumaan sa customs. Bawal yun. Ang tawag doon kasi dumping. Kasi you sell imported goods at a price below cost or below that in the home country. So may mga ganun na nagbebenta under the table, yung mga products na original, pero hindi dumaan sa customs and therefore, yung presyo niya, hindi yung totoong presyo sa market, mas mababa siya. Siyempre maraming makukonvince dyan, halimbawa sapatos o kaya mga bags. Kung binibenta yung sapatos ng 10,000, mabibili mo ito ng 5,000 or even less. Kung may mag-o-offer nun sa akin, baka bumili din ako. Pero hindi ko kasi alam kung saan yun. At saka bawal yung dumping. So, dapat mag-ingat tayo dyan kasi I'm not sure about the laws, but I think the law necessitates na kung mahuhuli ka dyan dahil bawal yan, hindi lang yung seller yung mahuhuli, pati yung buyer. Kasi you're involved in the transaction. But anyway, if you're an international business, kailangan i-check mo to when setting the prices. Market diversity also. Some companies have found that they can charge more for goods sold overseas because of the demand, because of the diversity. Minsan nasusurprise sila na halimbawa, dito sa Philippines, halimbawa yung San Miguel Pale Pilsen, 102 yung suggested retail price ng isang liter. Pero pag pumunta sila sa ibang bansa, magugulat sila na ang minimum price pala ng beer doon is 250 pesos. Equivalent. So, pwede sila magbenta ng 250 pesos doon or even more. Kasi kung mataas yung demand ng San Miguel Pale Pilsen, pwede silang mag-demand ng additional price. Diba? So, yun yung sinasabi natin na consideration when it comes to market diversity. In terms of currency fluctuations, of course, na kailangan ready ka kasi kung halimbawa yung iyong ginagamit na currency for the production is peso tapos dollars yung sales or vice versa, you might want to be prepared kasi pag nagkaroon ng changes sa fluctuations, pwedeng malugi ka dahil lang sa currency exchange, not because of your business. So there are several options that you might want to do. You can increase the price to make up the loss of the dollar value. You can also absorb the loss para same price ka pa rin, or maybe absorb part of the loss and raise the price to the dealer or dun sa distributor mo to make up for the difference. So ang importante, dapat aware ka, hindi yung magugulat ka na lang na, oh, bakit biglang hindi na pala ako nag-earn dyan sa country na yan, eh ang dami-dami kong sales. So dapat hindi ka magugulat ng ganun kasi always remember na merong consideration sa fluctuations. Okay. Then, price escalation forces naman. In the case of M&Es na nagbebenta through middlemen, yung mga may mga distributor, yung hindi sila yung direktang nagbebenta sa mga end customers, problema din yan kasi kapag maraming dinadaan ng middlemen, dumadagdag ng dumadagdag yung bayad. So, nagmamahal. So, kahit hindi siya international business, ganun din sa local eh. Kung halimbawa meron kang supplier, bumili ka, naging reseller ka, tapos nagbenta ka sa mga iba pang online seller, bago siya makarating doon sa end customer, ang laki na ng binabayaran niya kasi ang dami na nagpatong. And I think that's the reason why mabenta yung mga Shopee, kasi walang middleman na involved.
Kasi diretso na yun sa supplier, mas nagiging mababa yung babayaran mo. Yun nga lang, magalag na ka nga ng konting delivery fee. Pero, konti lang naman yung delivery fee, minsan wala pa, tapos direct ka sa supplier, at the same time, hindi ka na nahirapan maghanap kasi sa cellphone ka lang naghahanap, di ba? So, those, another consideration sa price is yung escalation. Place, ito na yung last na 4P of marketing sa place naman. Importante, kailangan mo malaman saan mo ilalagay yung distribution system mo. Kasi hindi pwede na every country, pare-parehas ang gagamitin mo. Kasi possible na merong specific preference yung country na yun. Like halimbawa, sa Philippines, sanay tayo sa palengke, diba? Sa marketplace. Na kapag pumunta ka sa isang lugar, gusto mo sana nandun na lahat. Dahil pag pumunta ka halimbawa ng SM, doon ka na mag-grocery, doon ka na magpapagupit, doon ka na kakain, doon ka na bibili ng mga damit mo, at saka ng iba mo pang gustong bilhin. Nasa isang lugar na siya. Pag namalengke yung parents natin kapag weekend, ganun din, di ba? Ayaw mo naman na pupunta ka dito para bumili ng isda, tapos doon ka pa sa kabilang bayan pupunta para bumili ng gulay. In other countries, ganun. Kasi, nakasituate sila lahat sa isang lugar lang. So, kung isda ang bibilhin mo, dito ka sa ganitong barangay pupunta. Kung bibili ka ng meat sa ganitong barangay. Very few yung mga malls kagaya sa Philippines. Kaya kung mananood kayo ng mga vlog ng mga foreigners, amazed na amazed sila sa mga malls natin kasi kompleto at ang daming tao lagi. So, ganoon kasi yung culture natin. So, as an international marketer, you might want to consider that when entering the market, kapag mag-decide ka kung anong distribution system yung gagamitin mo. So, of course, you need to choose the best distribution system. How are you going to do that? First, you get the best possible distributors to carry the products. May mga distributor kasi sa iba't ibang country. Like ako dati, may mga clients ako na exclusive distributor ng mga Nestle products for North Luzon. Tapos, kapag sa South Luzon naman, iba na namang distributor yung ginagamit nila. Kasi syempre, ang hirap para sa kanila na pumunta sa Philippines, mag-set up ng company para lang mag-distribute. Versus, kung maghahanap sila ng company na nag-apply sa kanila para sila ang mag-distribute ng products. So, as an international company like Nestle, for example, you might want to get the best possible distributors. Dapat marami kang options na para makakapamili ka kung sino talaga yung the best. You'll check kung gaano ba ka-establish yung network ng distributor na to in terms of knowing the right people, providing assistance in governmental red tape. Alam naman natin, hindi lang sa Philippines yan, sa lahat ng country, na may mga red tape talaga. So, dapat ang kukunin mo, yung ano influencer, yung maraming connection. Kasi kung wala, hindi rin siya nakatulong sa'yo. And then, of course, kung ano yung type of product lines na ibibigay mo sa kanya, kailangan tingnan mo rin para masuportahan yung marketing push na hinahanap mo. Kasi kung titingnan mo yung historical performance ng distributor na yon, kung sanayin na sanay siya at magaling siya sa food and beverage, baka dapat yun lang yung ibinebenta niya. Kasi kung food and beverage siya, tapos bigla kang mag-o-offer sa kanya na i-distribute yung iyong mga health and skincare products, baka hindi siya masyadong sanay doon. So you might want to check also kung siya ba ang dapat ng distributor doon sa product mo yun. Okay, so now we talk of strategic management and marketing strategy. Ito yung mga ongoing na strategy na ginagamit ng mga multinational enterprises whenever they do international marketing outside of their country. So first, kailangan palaging may ongoing market assessment. So diba kanina nakita nyo sa umpisa pala ng klase natin, nagkakaroon tayo ng assessment. Pero dapat ongoing siya, hindi siya natatapos. You always have to pay attention to data collection and analysis because your objective is of course to continue developing and updating your records on market assessments. Kasi lagi siyang nagbabago. Wala namang forever. So lagi siyang nagbabago yung requirement, yung taste ng demand, ay yung taste ng consumers palagi nagbabago. So kailangan mong mag-adapt and mag-adjust. And then of course, since ongoing yung market assessment mo, maybe you'd also want to do new product development, mag-introduce ng bagong products para mas makontinue mo yung makakuha ka ng mas malaking market share doon sa local market na pinasok mo. And then lastly, effective pricing. Very importante yung pricing sa marketing ha. Akala lang nung iba kasi nag-iimbento lang tayo sa pricing. Kasi you can use price as a marketing strategy.
pwede kang magpresyo ng mataas kasi mataas yung branding na nasa isip ng mga consumer mo. So in short, kahit konti lang ang mabenta mo, pero kung madami ka naman nabenta at ang laki ng margin mo, okay ka na din. Or pwede naman na magbenta ka lang mababa, pero madami kang mabibenta. So those things, kailangan may consider. Like, yung Ayala Land, for example, marami silang condominium na ginagawa na kung sila ang, kung hindi sila magaling sa strategy, pwedeng mag-focus sila kung saan sila magaling, saan ba sila magaling. Magaling sila sa mga high-end eh. Kung mapapansin mo yung mga Ayala malls versus SM malls, alam mo na agad, di ba, yung feels. Lalo pag pumunta ka ng Manila, pumunta ka halimbawa ng Glorieta, Ayala Mall yun, tapos katabi niya, SM Makati, SM yun, makikita mo na agad yung difference. So, magaling sila dun sa ganong market. So, back to my example, sa pricing and positioning ni Ayala, sanay silang gumawa ng mga high-end ng mga properties. So, meron silang Ayala Land Premier, ito yung mga talagang social na mga nasa 20 million per unit or 20 to 30 million per unit. Pwede sila mag-focus lang doon. Pero since meron silang strategy to capture a bigger market, nagtayo sila ng Alveo Land. Familiar kayo sa Alveo Land? Alveo Land siguro yung parang mga middle lang. Siguro, hindi ko alam kung kasama na ako sa middle, pero yung middle lang kasi yung presyo ng mga condominium nila nasa mga 5 to 10M. Yung okay na din, yung parang hindi sobrang yaman, may trabaho, mayroong stable income. Tapos, syempre, dahil Ayala yung branding niya, kahit na ganun yung presyo, mayroong Ayala feels pa rin yung unit nila. Pero hindi pa din natapos since nakita siguro nila na ang daming gustong bumili ng bahay pero walang budget, pumasok sila dun sa low-cost housing, yung Amaya. Familiar kayo sa Amaya? A-M-A-I-A. Sa Ayala din yun. Yun yung kanilang low-cost na housing. So, Ayala pa rin ang gumawa, Ayala pa rin yung owners, pero lower yung tier in terms of prices. Ito talaga, lahat ng may mga trabaho at nagsisimula pa lang magtayo ng pamilya, kayang-kaya na nilang mag-avail ng Amaya kasi ito yung pinakamababa sa kanila. So going back to what I was saying is, you might want to use pricing as a strategy also, hindi lang pang revenue. Tandaan niya na kung halimbawa mag-work na rin kayo or magtatayo kayo ng sariling business, gamitin niyo yung pricing as a strategy. Hindi lang dahil ay, ganito yung ano ko niyan, gastos ko niyan, kaya ganito yung presyo natin dyan. Napaka-basic ng ganong style. Yung halimbawa, gagawa ka ng, ano ba yung mga ginagawa? Ba, brownies, cookies. Compute ka ng kung magkano yung nagastos mo. Tapos papatungan mo lang ng konti. That's it. Pwedeng ganon. Pero again, that's very basic. Remember, ang dami nagbebenta. So, ano, lalabanan mo ba sila mas mababa yung sayo? Or gusto mo mas magiging social yung sayo? If I were you, kasi hindi kasi ako marunong gumawa ng brownies at saka cookies. Ang pwede mong gawin, sarapan mo yung brownies and cookies mo, gandahan mo yung design, yung box gandahan mo din. Pero humanap ka lang ng mumurahing box, basta maganda yung design. Tapos saka mo siya presyohan ng mahal. Tapos i-position mo siya as a gift. Nabibilihin mo to sa akin pang regalo, hindi para kainin mo lang. So those things. So marketing majors kayo, dapat kailangan maging expert kayo dito sa part na to. Kasi that's supposedly saan kayo magaling. Okay, so that's the end of this module. Any questions? Siyempre wala.